How did you learn Tagalog? Paano kang matutong mag-Tagalog? Como aprendiste Filipino? Fijas tu Filipinish kiliant. How'd you learn Filipino? How did you learn Tagalog? Tinatanong ako ng maraming tao kung paano ako natutong mag-Tagalog. Kaya gusto kong gawin yung video nito. Halos araw-araw nakikita ako ng mga comments ko noon sa TikTok ko at sa YouTube ko. Kung gusto niyo makita yung mga ibang video ko, tingnan lang niyo sa description sa baba. May mga links ako doon. Sa simula, gusto ko lang sabihin na hindi ako expert sa Tagalog. Canadian na lang ako, hindi ako Pinoy. Ipinang anak at lumaki lang ako dito sa Canada. Hindi pa ako nakapunta doon sa Pilipinas. Hindi ako Pinoy. Pero pwede kong sabihin yung gusto kong sabihin sa Tagalog at pwede ko rin maintindihan yung sinasabi ng iba. Pero hindi ako Pinoy. Ibig sabihin na nakakamali pa rin ako sa Tagalog minsan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo kung paano ako natutong mag-Tagalog at anong ginagamit ko noon para magpabuti yung pagsasalita ko sa Tagalog. Hanggang 18 ako, wala kong alam sa ibang wika imbis ng English. English yung unang salita ko. Ito yung gamit ko sa bahay. Ito yung salita ng mga magulang ko. Kaya hindi ko alam kung anong dapat gawin ko para matuto ng iba. At lalo na sa Tagalog, konti na lang yung resources para matutunan. Kaya kailangan ko noon ng maraming oras para malaman kung anong dapat gawin ko para matuto ng ibang wika. Kaya gusto ko lang kayong bigyan ng payo para pwede kayong matuto ng mas mabilis kaysa sa akin. Kagaya ng sinabi ko kanina, lumaki ako dito sa Canada. Noon 18 pa ako, nagsimula akong magtrabaho sa isang grocery store dito. Napansin ko kaagad na may maraming Pinoy nagtratrabaho doon. Kaya kinusapan ko lang sila at natutuwa ko ng marami tungkol sa Pilipinas at yung kultura nila. Tsaka tinatanong ko rin sila kung anong ginagamit nilang salita sa Pilipinas. At natutuwa ko ng konting salita sa Tagalog. Pero nakalimutan ko na yun parang kaagad. Pero sa unang beses sa buhay ko, nagsimula akong isipin yung Pilipinas. Sa parehas na trabaho ko, nakilala din ako ng Pinay. At nagsimula kaming dalawa mag-date. Pagkatapos yun, sinabi ko sa sarili ko kaagad na kailangan ko talaga matutunan yung wika niya. Ayoko naman maging OP sa grupo niya, sa mga tropa niya. Gusto ko rin kausapin yung pamilya at yung mga kaibigan niya sa Tagalog. Kahit marunong din silang mag-English, mahalaga talaga yun sa akin mag-Tagalog sa kanila. Sa simulang simula, natuto lang ako ng mga basic words sa bahay para sa sarili ko. Kagaya ng magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, kamusta, salamat, ganun. Pero gusto ko rin maintindihan yung grammar sa Tagalog. Sa tingin ko, medyo mahirap at kalito yung grammar sa Tagalog. Kaya tutok talaga ako noon sa mga grammar rules sa Tagalog at nanood din ako ng mga video tungkol sa grammar ng Tagalog sa YouTube. Halimbawa, pinanood ko yung mga video ni Bud Brown. Amerikano siya pero lumipat na siya sa Pilipinas, nakatira na siya doon at gumagawa siya ng maraming video tungkol sa Pilipinas at tungkol sa Tagalog. Pinanood ko rin yung mga video ng All Things Tagalog. Ipinapaliwanag ni ate yung mga grammar rules, lalo na sa pandiwa sa Tagalog, tinulungan ako ng marami. Nahanapin ako ng isang pahina online kung saan pwede akong mag-search ng maraming salita sa Tagalog at makita yung mga halimbawa at mga sentence. Tagalog lang yung tawag doon. Sa tingin ko, pinakamaayos yung Tagalog lang. Kasi may dictionary siya, pwede mong i-search yung mga salita na gusto mong matutunan at makita yung mga halimbawa sa kung paano nila ginagamit yung salita. Ngayon panahon, pwede din kayong magbasa tungkol sa grammar sa Tagalog sa pahina nito. Kung gusto niyong matutong mag-Tagalog, dapat tingnan niyo yung website nito. Ang useful talaga. Kasi dati, ginagamit ko yun halos araw-araw para matuto ng mas mabilis. Natuto din ako ng maraming pandiwa sa Tagalog at paano sila mag-conjugate. Kasi sa Tagalog, may maraming itsura yung pandiwa. Para matandaan ng lahat, gumawa ko ng mga flashcards sa Tagalog na may buong sentence. Kaya pwede kong basahin yung salita na gusto kong matutunan tsaka makita kung paano nila ginagamit yon sa conversation. Kunyari, yung pandiwang gawa sa Tagalog na may sentence, anong ginagawa mo? Anong gagawin niya bukas? Anong ginawa nila kahapon? Ganon.
natutunan ko lang halos lahat ng tenses sa lahat ng pandiwa sa Tagalog. Kung nakalimutan ko yung grammar rule sa Tagalog, pwede ko lang pag-isipan yung sinulat ko sa flashcard ko. Tinulungan ako ng marami sa paraan nito at gumawa ko ng maraming flashcards. Parang 1,000, mas marami yata. Pero kailangan ko ng halos 2 taon para masanay sa Tagalog. Dati, gumagamit ako ng 1 app sa phone ko para magawa ng flashcards sa Tagalog. Mas gusto ko ganun kaysa sa papel kasi pwede mong dalhin yung phone mo kahit saan, di ba? Ngayon panahon, ibang app yung ginagamit ko para matutunan yung mga wika na gusto ko. Quizlet yung tawag doon. Gusto ko talaga yung Quizlet. Libre siya at madali lang gamitin. Depende kung anong salita na gusto mong matutunan, pero meron din audio sa Quizlet. Pwede mong marinig yung salita habang natututunan mo yon. To turn on light, do you want me to turn the lights on? Encender, ¿quieres que encienda las luces? Ilalagay ko lang yung link sa resources sa baba sa description. Kaya kung gusto niyong makita yon, tingnan lang niyo. Paggawa ko na yon, pwede na ako mag-usap ng konti sa Tagalog. Natuto ako ng maraming salita at paano nila silang ginagamit sa mga conversation nila sa Tagalog. Kaya medyo sanay na ako pero hindi masyado. Nagsimula lang akong kausapin yung mga katrabaho ko at yung dating jowa ko rin hanggang masanay na ako sa Tagalog. Sa pangalawang taon, kasama yung dating jowa ko, tumigil na lang kami mag-usap sa English sa isa't isa at nagsimula na lang kaming mag-Tagalog araw-araw. Kaya sa 2 taon pagkatapos yun, bago kaming nakiwalay, nagtatagalog ako ng marami-marami at natuto ako ng marami. Minsan, nagtatagalog ako mas madalas kaysa sa English. 7 taon na ako nagtatagalog. Kaya medyo sanay na ako at hindi na ako gumagawa ng mga flashcards. Nag-uusap lang ako sa mga kaibigan ko, sa mga Pinoy sa Tagalog. Alam ko na ng maraming salita sa Tagalog. Pero kung hindi ko alam ng isang salita, pwede ko lang tanungin yung mga tropa ko para malaman. At pwede ko nang matutunan yun ng mas mabilis kaysa dati. Eto na lang yung buong kwento ko. Kung may tanong pa kayo, magtanong na lang sa baba, sa comments at sasagutin ko yun. Tsaka kung gusto niyong gumawa ko ng mga educational video sa Tagalog, kunyari tungkol sa grammar niya, parang ganun, sabihin lang niyo sa akin. Maraming salamat sa panood.